Magandang buhay mga Repopips. Ayan, nagbabalik tayo sa panibagong YouTube video. Guys, so nandito tayo ulit ngayon sa Taurus Bike Shop. Siyempre, para sa panibagong bike check video. Guys, bare month na. So sa mga naghahanap dyan ng pangregalo ng bike para sa Pasko o yung mga nag-iipon ng pera para makabili ng bike sa Pasko. So tamang-tama sa inyo ang video na to. Kasi magbabike check tayo dito ng kararating lang guys. At bagong-bago nila na mountain bike. Ito ay ang Foxtor Harvard. Ayan, so sa mga nangangarap dyan mag-aral sa Harvard University, yung biglang ganun, ano? Ayan, so mabike-checkin natin to. So wala na tayong intro-intro, guys. Simulan natin. Ayan na mga Repopips ang ating iba bike check, ang Foxtor Harvard. So simulan natin ang kanyang frame guys. So ang frame niya ay glossy blue na may mga water decals. Siyempre na kulay itim. Ayan, so water decals dito. Water decals dito na may tatak na Harvard. Ayan, enjoy life, ride Foxtor. Tapos dito sa sixth niya meron ding water decals. Meron siyempre din na enjoy life, ride Foxtor. So dito sa seats din niya guys, bladed siya, kita niyo, flat dito. Pero ang lapad oh. Oh, lapad niyan. So wala siyang bridge. Pero malaki yung clearance niya guys. Kita niyo naman oh, pasok pa yung daliri ko. Ayun. Oh, tapos pabilog na rito. Ang ganda. At siyempre dito sa kanyang chainstay guys, malapad 'to, then pakitid dito. At kung titingnan niyo sa ibabaw guys, medyo may curve siya rito. Ayan, pa-sexy ang ating chainstay. At syempre, meron niyang bridge. Ayan, nakikita niyo dito. Ayan. At dito sa ating top tube, guys, para siyang ano, anong shape yung? Parang shape ng mata yung top tube niya dito. Pa-curve to, pa-curve to. Ayan. At malapad dito, guys. Oh. Kita niyo, lapad, then pakitid. Oh, diba? Pero hindi siya smooth welding dito guys sa seat tube. Napaganon tayo bigla eh, no? Dito rin hindi siya smooth welding. Pero pagdating dito sa head tube guys, smooth welding. Sarap talaga nito ang Mimas. Oh. Mm, yan. At syempre naka ICR na yan or internal cabling dito isa. At syempre dito ay pangalawa niya. Pero guys yung preno sa likod, ito. Ayan yung preno sa likod. Nandito sa ilalim ng down tube. At dumaan dito lahat. Ito lumabas dito yung ICR na dalawa at dito dumaan yung ano to? FD to FD. Then RD ito yung preno sa likod. So dito dumaan yung kable ng RD. Uy. Close sila oh. Yan, close. Yung nakikita natin guys ang haba hanggang dito yata. Yan, at doon dumaan yung kable ng hydraulic brake sa likod. Yung shape nitong ano nitong down tube natin guys. Para siyang ano, papalo-palo. Yung ginagamit natin ng mga lola natin na pag naglalaba. Pa-square dito. Tapos medyo palapad na siya rito. Ayan, palapad na rin siya pero square pa din siya, guys. Ganun lang yung pad ma-describe ko dito sa
down tube. Tapos yung head tube niya, guys, tapered na may logo ng Foxter. Tapos may word na Foxter dito. Water decals din to, guys. Ayan, ang ganda, guys. Talagang smooth welding na smooth welding siya. At, guys, integrated ball bearing ang kanyang headset. So, may natutunan na naman tayo dito. Ayan, no? Shoutout kay Kuya Leo dyan. Ayan, no? At, syempre, dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. By the way, highway, guys. Nakakalimutan ko. 120 mm ang haba ng ating head tube. Sinukat kaya mula dito hanggang doon. Ayan, 120. At dito na tayo sa ating suspension fork. Coil type ang ating suspension fork, guys. Alloy yan. Ayan. Alloy ang arc, alloy ang crown, alloy ang lower na may sticker na Foxter. Siyempre, MTB 27.5. Enjoy life, ride Foxter. Ayan. Pwedeng tanggalin yan, pero huwag na. Ganda kayong tingnan yan, o diba? At 110 ang ating stanchion. Siyempre, kulay itim yan. Nakikita naman natin. At mayroon siyang rubber na orange na rubber indicator ng ating pagkaka-bounce ng ating suspension fork. Pero pala ikaw hanggang dito lang yan. Pero pwede nyo paabutin hanggang dito kasi mayroon tayong manual lockout. At mayroon tayo ditong pre-load. Ayan. Base dun sa ano ko, guys, parang ito yung napampatigas yata ito eh. Na-experience ko yun. Ito, close open lang siya, guys. Hindi ka guys na ano natin na mayroon siyang fine-tuning na manual lockout. Pero ito, close open lang talaga siya. Wala kang ibang magagawa kundi i-open mo lang at i-close mo lang. Yan, yung ganun lang yun. At syempre, ang ating hubs, ang ganda nito, guys. Novatec. Sealed bearing yata to, guys. Kasi may cover siya rito. Yan, palagay ko sealed bearing to, guys. Novatec D471 SBT. Ang haba ng ating model ng ating Novatec na gawa sa alloy Lodi. At bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating alloy, silver ring, quick release, na Novatec hubs, baka lang ating spokes. At double wall alloy na rim na may sticker na Foxter. Ayan guys, ang ganda oh. Yan. Ang ganda talaga ng kulay ng matte black. At ang ating gulong guys, Moser. Naalala ko ang Moffats na kanta. Ayan, ayun, hindi pala, boy band pala yung Moffats. Ayan, Kenda. Kenda yung gulong, tapos Moser yung model. Brand then model. Ayan, biglang ganun. Ano. Pero may nakita ko dito guys na M. Ayan, ang Moser. Na ang sukat ng ating gulong ay 27.5 by 2.25. Uy, ang lapad nito guys. Ayan, ang ganda ng spikes niya guys. Ang dami. Hindi siya maliit, hindi siya malaki. Nasa tama lang guys yung kanyang specs na to. So, lagay ko all around to. Itong gulong na to. At syempre, dun tayo sa kabila. Tingnan natin, tuwad tayo. Ayun, Novatec uli ang ating hubs. Alloy Lodi. Quick release Lodi. So, kung sealed bearing yung ating harap, malamang sealed bearing din tong ating likod. Ayan, at baka lang ating spokes. Syempre, double wall alloy na rims na may tatak na spa Foxter. At Kenda Moser na gulong na 27.5 by 2.25. Ayan, oh. So, paingan natin ngayon ang ating hubs. So, ayan ang ating tunog ng ating hubs, guys. Para kang pinaghihele ng iyong nanay at ang iyong lola. Oh, oh di ba? Ang tahimik, guys. Promise. Mm. Ang tatak niyan, guys, silipin natin. Ayan, nakasalamin na tayo, guys. Kayang-kaya na nating mabasa. Ayan, sugek. Ang ating tatak. Dati kasi medyo malabo mata natin, nanguhula pa tayo. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed ang ating cogs guys na cassette type na may tatak ng sugek. 11 to 32 ang teeth. Ayan. 11 ang pinakamaliit, 32 ang pinakamalaki. At syempre, ang kanyang RD ay Altus. Ayan, Altus. Ayan, tigas. Promise, ang tigas ka ang haba nito, guys. So, palagay ko, kaya nito hanggang 50 teeth itong Altus na to. Kasi meron siya ang haba nito, tas mahaba rin to. Ayan, pa-comment ako sa inyo, guys, ha. Altus, Shimano Altus, Mega. Drive train, Mega. Kaya nga, siguro kaya kaya ni 20 to, Mega. Mega, no. Diba? Ayan, at ang kadena natin, PYC. Uy, may kalaban na si KMC. Ayan, PYC, the joke lang yun. May nakalagay PYC, hindi ko alam kung ano to. Ngayon ko lang na ano tong PYC ng kadena, guys. At ito, guys, ang ganda ng kanyang crank set. Ayan, Pro Wheel Raid.
alloy ang ating crank arm, 170mm square tapered, removable drive, ano to, removable chainring, bakal yung malaki, ayan, bakal yung maliit. So, 22, kung hindi ako lang kakamali, 34 yung pinaka malaki. Dahil dito guys, sa nakita ko na to, na tiningnan ko kagad yung one bike ko na crank arm. So, palagay ko, parang ganda na magiging, ano to, setup nito. Kasi naka 2 bike ka, so hindi ka mabibitin sa ahon kahit naka 9 speed ka lang. Kasi may laban ka sa ahon dahil meron kang maliit na chainring dito sa iyong cogs. Ayan. So hindi ka maiiwan sa ahon. At ito ay laban pa rin sa ahon kasi naka 2x9 ka. Siyempre yung ating FD ay Shimano to na Hyperglide. So ito guys. Ito, chine-check ko palagi ito sa mga Shimano na FD kasi palagi dapat meron ito. Ayan. Ito yung guide kung gaano kataas yung ngipin ng chainring mo dito sa iyong FD. Ayan. So, Shimano Altus. Ayan. Altus ang ating FD. Apakaganda talaga basta pag Shimano. Ayan. At ang ating seat clamp ay gawa sa alloy. Alloy Moser. 34.9mm. Ayan. At syempre ang ating seat post ay gawa ni Foxster, made of alloy. 31.6 ang taba, 350mm ang haba. Na ano to, straight. Ayan guys, straight na straight yan. O, oh, diba? Straight ang ating seat post. Tapos tingnan natin yung pedal. Ang pedal niya, Feimin alloy to guys. Ayan, medyo malapad na manipis. Tapos, yung kanyang ball bearing yan. Ball bearing ang kanyang, ito siya. Ayan guys. So, meron akong video guys ng ano na to. Rebuild. Ito. Or yung ano, nilagyan natin ng grasa. At ang upuan natin guys sa Foxster. Makapal ang foam nito guys para sa akin. May kakapalan siya ng konti. Na may tatak na Foxster dito. Tapos, medyo makitid. Malapad ng konti. Ayan. Tingnan natin na maigi. Ayan, malapad to guys. Nang patusok dito. At tapos may mahiwa dito guys. Mahiwa. May kanal. Dalo yan yan ng ihi mo guys. Kaya lang merong malamang mamumuo ihi mo dito pag dito ko naihi. Ayan yun. May parang mamumuo dyan. Tapos mayroon ditong hiwa. Daanan niya ng utot mo. Tapos dito tayo ngayon sa handlebar guys. Yung handlebar niya made rice. Kung titingnan natin dito sa harap. Tapos dito sa gilid. Konti lang yung pinaka-bend niya, nagbe-bend siya dito. Yan, 680mm ang haba, made of alloy yan, syempre tatak ay Foxster. At ang ating stem ay Foxster pa rin guys, ito yung nauuso na stem ng mga karamihan sa bike na binabike check natin, yung Kamao stem. Yan, mayroon na tayong tawag dito, Kamao stem, yan, na may tatak na Foxster. Ay, nasabi ko na nga, ang kanyang headset ay Foxster din. Ah, ano pala to? Top cap. Kaya lang medyo nakalubog. So pag nabasa, malamang may maipon na tubig dito. Kasi pa ano siya, pa basin type yung kanyang top cap. Alloy yan guys, alloy. At syempre ang ganda ng grip niya, guys. So parang banig. Ganda ng ang ganda ng design. Tapos pag ginawakan mo siya, guys, ang kapit sa kamay. Ayun oh. Hindi siya kagaya ng ibang grip na gomang-goma. Ito guys, malambot. Hindi mo siya mararamdamang goma talaga siya. Parang may halo siyang foam. Ang lambot niya. Tapos may lock siya, inner and outer na aluminum ring na nalalakyan. Siyempre, plastic ang ating end cap. At siyempre, ang ating, nakalimutan ko na, tawag dito, shifter. Yan, naglo-loading tayo. Shifter natin, 9-speed Shimano Altus. Sa kabila, Shimano Altus na 2-speed. 2x. Ayan. Kasi dalawa yung chainring natin. So, 2 times 9, 18. Nagmat pa tayo. Ano? At ang ating hydraulic brakes, guys, gawa ni Smack. Ayan, Smack down. Ito yung, ano, yung lever na natatanggal. Kahit hindi mo natanggalin tong grip, kasi natitiklop to. Meron siyang pivot dito. Pivot, ganun. Natitiklop yan. Tapos, two finger yung kanyang lever niya, guys. Ang ganda, oh. Oh. Tapos, may kulay pula. Naalala ko yung zoom na hydraulic brakes kasi meron siyang red dito. At ganun din syempre sa kabila, Smack. Ayan o, oh, nakikita naman natin, Smackdown. Ang ganda guys, promise. At dito tayo ngayon guys sa rotor. Yung rotor niya, 160mm, pangkaraniwang design na nakikita natin sa mga built bikes.
na post mount ang ating SmackDown or Smack na caliper. Ayan dito. Wala siyang gate pal, pero dito siya biniblade guys, oh. Yan, yun ang unang-una ko kagad tinitingnan. Kung may gate ball ba yung caliper, oh, wala. Pero ang nakikita ko pa lang na may gate ball ay yung mga Shimano na caliper. Yung mga iba wala talaga eh. Pero meron sila nung ano, nung pinagbibleedan. Ayan. Dito sa likod, guys, 160mm din na rotor. Naka-post mount naman siya dito, guys. Na gawa ng SmackDown. Maliit lang yung caliper niya, guys. Talaga, promise, maliit lang din. Yan, oh. Ganda, oh. At ito yung kabila ng kanyang crank arm. Pro Wheel Rate. Alloy, square tapered. Seal bearing to, guys. Ayan. Seal bearing yung ating square tapered. Ayan. Palagay ko, guys. Ayun. Muntik na natin makakalimutan, syempre, yung lalagyan na ng ating water bottle cage. Ayan, at syempre, ang nagpaganda dito, yung kanyang reflector. Ayan, palagi ko wala na ako nakalimutan dito, guys. Sulya panuli natin. Ang ganda nito. Ayan, mga repapips, ang ating bike check video ng Foxter Harvard. Ayan, so dito yan sa Taurus Bike Shop. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 14,200 pesos lang. So, ano pang iniintay nyo? Punta na kaagad kayo dito. At syempre, meron yung home credit. Ayun, para tayong endorse, ano? Ayan. Tumatanggap sila dito, guys, ng home credit sa mga gustong kumuha ng hulugan. Ayan. So, mabubudol ka rito pag nakita mo to. Natutukso ako. Ayun, ayokong tingnan. Ayan. So, ilalagay ko na lang, guys, or mga repapips, ayan, ang kanilang Facebook link, contact number at Google Maps sa mga gustong mag-avail ng bike dyan, lalong-lalo na sa malapit na ang Pasko. Ayan, no? So hanggang dito na lang, guys. Huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi nyo dito, guys. Pero ako nagsasabi sa inyo, panalong-panalo ang perang ipambibili mo dito. At huwag kalimutan pindutin ng subscribe button, guys. Konting kembot na lang, 6,000 na tayo. Paalam, kita kita sa susunod na video. Bye-bye!